Ano pang hinihintay? Mapigilan ka ng asawa ko. Ano pang kailangan kong gawin para lang mag-stay ka? Hindi mo mabibigay ang gusto. Bakit hindi mo sumuka? Kinaumagahan ay nagset si Dave na mag-uusap silang magkakapatid. Sinabi ni Dave na yun ay yung araw na hinihintay nila upang sabihin niya ang desisyon niya tungkol sa rancho. Sinabi niyang hindi na niya kukunin ang rancho at nagtaka silang lahat na tahimik sila. Nang tanungin ni Paco kung kanino niya ibibigay ay hindi nila inaasahan na sabihin ni Dave na ang magmamana ng buong rancho ay walang iba kundi si Cherved. Nagulat silang lahat at nagalit na din sa desisyon ng kanilang kapatid. Hindi nila matanggap ang desisyon ni Dave. Galit na umalis maging si Colleen at Seb at maging si Paco ay umalis na pero naiwan si Cherved upang kausapin si Dave na maski siya ay hindi niya inaasahan na yun ang magiging desisyon ng binata. Habang pauwi na si Paco na galit, sumisigaw sa sasakyan na pinagmumura ang kanyang kuya. Hinabol naman ni Cherved si Dave na bigyan siya ng dahilan kung bakit yun ang kanyang desisyon. Ayaw tanggapin ni Cherved ang lahat pero sinabi ni Dave na sa kanya na nakapangalan ang buong rancho at dahil dito sinampal siya ni Cherved sabay sabing ayaw niya itong tanggapin. Mas lalong nagkagulo ang mga Estrella. Sinabi niyang siya lang kasi ang mapagkakatiwalaan niya dahil gago naman si Paco. Nang iniwan ni Dave si Cherved ay hinabol ni Drew. Sinabi ni Drew na binigay lang niya ang rancho kay Cherved dahil hindi na kaya ng konsensya niya na nagigilty siya sa kasalanan nila ni Cherved. Inamin ni Dave na pinapatay na siya ng kanyang konsensya at ito lang ang tanging paraan upang makabayad sila kay Cherved dahil wala silang kwentang tao. Habang nasa bahay naman sila Zeb at Colleen ay sinabihan ni Colleen na hindi na ba niya talaga ipaglalaban ang karapatan niya at sinabihan ni Zeb na mahina ito. Sinigawan si Colleen na huwag na siyang makikialam sa kanilang magkakapatid. Habang si Paco naman ay gulong-gulo na dahil hindi din niya alam ang kanyang gagawin. Nang pinuntahan ni Cherved at sinabing wala lang pagkakatiwalaan si Dave kaya yun ang ginawa niya. Pero sinabi ni Paco na hindi yun ang dahilan kundi ginawa niya yun dahil mahal pa siya ni Dave. Walang nagawa si Cherved kundi tanggapin ang rancho. Naospital naman si Drew na naging dahilan ng pagdesisyon ni Dave na manatili muna sa Pilipinas. Na naging dahilan naman ng pag-alis na ni Becca dahil wala siyang laban sa mga kapatid ni Dave na lagi niyang dinadahilan. At nakakahalata rin ni Rebecca na mahal pa rin ni Dave si Cherved na kahit hindi aminin ng binata. Habang si Paco ay mas lalong nagalit nang malamang hindi niya muna babalik si Dave sa estate at pinagsabihan pa nitong baka inaantay niyang pigilan ni Cherved at sinabing baka balak pa niyang agawin ang kanyang asawa. Samantalang si Cherved ay susuyuin si Dave upang hindi na umalis ng Pinas. Pero sinabi ni Dave na ayaw niyang manatili doon dahil hindi niya kayang ibigay ang kanyang gusto. Pero sinabi naman ni Cherved na bakit hindi niya ito subukan. Simula ng pag-aagawan, hindi kayang bitawan ni Dave si Cherved. Mahuhulog sa tukso si Dave at Cherved. Painit ng painit ang mga eksena, sabay-sabay po nating subaybayan ang mga advance episode ng A Family Affair. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe sa aming channel. Marami pong salamat.